Ayan, sabay-sabay. Ay, ito, welcome po sa isa na namang edisyon ng Rockang Bandera Zone! Excited ako sa pag-uusapan natin. Ay, ako kahit hindi. Na hindi ko pa masyadong ano, alam yung kwento, yung story. Kasi ano, ang dami nating naririnig, hindi ba, na magagandang comments, magagandang review tungkol sa Hello, Love, Goodbye! Ayan, na pinagbibidaan po ni Katrine Bernardo and Alden Richards. May isa po kami kasamahan dito na nakapanood na first day pa lang. Basta excited siya. Yes. Mm-hmm. Careful din dyan ha. So ayan, mag-aaring tayo ng walang spoiler dapat. Oo. Pag-uusapan natin yung movie na walang spoiler. Pwede kaya yun? Kasi nakita ko lang yung feedback sa ano sir, nakakaiyak. Nga daw, maganda nga daw. Tapos parang sinasabi, best. Ano ni Katrine? Movie? Yung acting. Best performance. Short ano lang dyan, short review mo lang para sa lahat ng mga friendship natin na walang spoiler. Ayun nga. Bilang actually ito yung medyo first ko nakita si Kat na ganun umate. Actually, after the movie, parang naging fan niya ako dahil dun sa ginawa ko. Okay. Kasi alam naman natin lahat, sa trailer pa lang na OFW siya dun, tapos kung ano-anong trabaho niya. Pero napanood mo ba yung The House of Us nila ni Daniel Padilla? Ayun, di pa. Yung Barcelona. So, hindi mo ba ipapampere? Yung mga heavy na ano, wala, hindi ko pa masyado mapanood niya. Kasi yung Barcelona, napanood ko, as in talaga, ang ganda talaga. Magaling talaga siya dun. Ako naman, The House of Us, napanood ko rin yun. At di ba, in fairness, nanalo siya ng best actress sa... Tapos kasi nga yung 'di ba binalitan natin sa bandera na yung para ma-feel ni Kat yung pagod ng pagiging OFW, para hindi siya pinagkakausap, bawal siyang kausapin, ganoon. Talaga tinorture siya ni Direk Cathy Garcia muli. Yung mga scenes niya na doon po sa trailer pa lang, napagod ako sa kanya. Talaga. Ang yung pagod niya. Yung bilang isang OFW. And then yung well, yung si Alden naman. Si Alden naman. Iba. Iba yung naging hiramin ko yung words ng isang friend natin. Naging actor dito si Alden. Ay talaga. Nag-level up ang kanyang acting dito. Compare ko sa kasi napapanood ko lang siya yung mga acting-acting niya lang sa Bulaga eh. Yung mga pag, di ba, Holy Week. So, pag-compare doon, mas magaling yung si Alden dito. Madadala ka sa mga linya. Para ito yung pinaka... Marami bang hugot? Marami hugot. Maraming hugot. May mga hugot. Meron ding mga patawa na... Pati yung mga, yung mga co-actors nila, as in yung mga banat. Sino-sino ba yung mga kasama nila dyan? Andiyan si Kakay Bautista. Si Joros. Si sila yung mga nagko-comedy. Si Jeffrey Tam. Si Love Diabena. And then si Maymay Entrata. Mga komedyante. Yung parang bawat karakter nila may simbolismo ng pagiging OFW. Na ito yung mamatikan. So tribute talaga sa mga overseas Filipino workers. Mm-hmm. Sino ba sa atin nag-OFW na? Wala. So kahit hindi mga OFW dyan, makaka-relate ba dun sa pelikula? Lalo na tungkol dun sa mga... So nakakaiyak? So, siyempre may mga parts na nakakaiyak. Mia ka? Mia ka di dyan? Mia, ano? Yung totoo. Ay, hindi. O pinipigilan? Hindi ko sasabihin. Okay lang naman. Ayaw mo kaminin kung hindi maiyak ka. Basta. Medyo malamig kasi kaya... Okay. Kasi ang dami naman nagsabi, talagang naiyak sila. Yung parang hindi nila mapigilan. Hindi naman daw talaga nagpapaiyak yung movie, pero doon sa mga eksena, talagang bigla na lang tutulo yung uhog. Ay, yung buha mo. Diba? Yung nanonood nga ako. Yung totoo, di dyan. Yung totoo, umiyak ka o hindi? Nakakaiyak. Oh. Grabe! Doon pa lang alam mo na umiyak ka. May mga kilig scenes kasi. Tapos, meron pa para spoiler yung, mo ah. Yung mga nanonood, naramdaman mo pinipigilan nila yung kilig nila kasi pasintabi sa mga katabi kasi jump, punong-punong yung sinihan. Parang mas masarap pa siyang panoorin na yung tipong napakaraming tao. Actually, kung ano, mas pipiliin ko na walang masyadong tao para pwede kang
mag-react na mag-react. Ah, pwede ka mong magulgol sa itong gusto mo. Minsan masaya ding manood ng maraming tao yung mga reaction. Oo, iba yung may reaction eh. Masaya din. Mas pag nakakaiyak. Gusto mo panood ng walang ganong tao, siguro pang third week na. Pero ngayon first week talagang... Correct. So kung i-judge mo si Alden at Catherine from 1 to 10, is number 1 yung pinaka mataas at number 10 yung pinaka mababa. Ano? Well, 10 si Kat, 9 si Alden. Ay, pinaka. Hindi, 10 yung ano, pinaka mababa. Ano yung pinaka mababa? Oh, edi 1 si Kat. Ay, talaga. Si wow. 1 si Catherine, 2 si Alden. Feeling ko kasi si Kat yung mas nag... Nagdala. Sa kanya, hindi naman nagdala, parang mas... Mas marami siyang... Mas mabibigat yung role si balita ko rin sabas niya yung Star Cinema ng numbers, ha? 35 million ba? 34 plus. Close to 35 million. First day yan, sir. First day. So kung hindi ako nagkakamali, parang ganun din yung naglalaro din yung first day ng The House of Us ni na Catherine at Daniel noong pinalabas yung The House of Us. Kasi usually kapag maganda yung movie, yung word of mouth, di ba? Na yung feedback, talaga may encourage yung mga tao na so ikaw, Mr. Girl, manonood ka? Manonood talaga ako. Ba't ikaw pa umalis ka na? Tell you, dream mo na ako. Pabit ka sa last pro show. Diba? Kung ka parang disregard mo na yung love team mo. Pag maganda talaga yung material. So dito talaga napatunayan na kahit hindi talaga kayo yung magka-love team. Mm-hmm. Basta maganda ang material at magaling kayo. Mag-ano siya? Mag-kikli. Tatabo sa takil. Yeah, parang karamihan ng gustong manood, parang una na curious lang, pwede ba? Tapos paglabas ng nila ng sinehan, ay pwede pala. So ano, kapupulutan ba siya ng ano, ng aral? Ano ko kapupulutan ng pair? May ano naman siya. Hindi ko pa rin sabihin ko ano yung aral kasi... Ah talaga? May spoil tayo. Okay. Nagustuhan mo ba yung ending? Nagustuhan mo yung ending. Yung lumabas ka, masaya ka ba? Wait, one more to describe kasi okay, yung ano yung... Pero ang aabangan natin dyan, kung ma-break niya yung record ng The House of Us, na talagang ito yung may hawak ng all-time high, ano? All-time high, no? Pelikulang Pinoy. Kahit na yung iba na talo niya. So, na 1 billion. Tingin mo ano, mag-break nito. Kung yung momentum, ganun pa rin sa first day, ay... Pwede. Kung hindi man, nandun sa ilalim lang. Ah, okay. Well, tsaka ano, idagdag pa dyan kapag nag-showing na rin yan sa iba't ibang bahagi ng universe. Oo. Pati mga alien, mananood. Grabe yung mga alien. Cut din din. Well, anyway, alika na, manood na tayo. Alika na, nag-save na ako. Sabay-sabay na tayong manood at sabay-sabay na rin tayong umiyak. Parang si John. Ayan, kayo mga ka-friendship, napanood nyo na ba? Hindi pa rin. O sige, sabay-sabay na tayong manood, okay? Okay na guys, sabay-sabay na tayo, okay? Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa isa na namang edisyon ng Rock on Bandezo! Bye!